Good morning mga kaludong makanda. Welcome back. Ano na parang lasing, no? Good morning mga kaludong makanda. Welcome back. Good morning anak. Good morning po. Welcome back to our channel. Yeah. Welcome to our channel! So ayun mga dodo mga kanday, kakagising lang namin. Sila mama na sa groceries. Prepare muna tayo ng lunch. Ayan si Dodo, nagluluto. Luluto tayo mga dodo mga kanday ng caldereta. Beef caldereta. Ayan, sarap! Kaya magdadrop muna tayo. And thank you nga pala kay Tita Joy sa napaka-cute na sleepwear na ito. Komportable siya. Lahatin ko na ba? Ha? Lahatin ko na ba? Oo. So ayun mga kaludong mga kanda, ito ang unang-unang vlog natin for year 2021. Happy New Year mga kaludong mga kanda! Happy New Year mga kaludong mga kanda! So ayan no, mag-year. Mukha akong bruho sa buhok ko. So malapit na mawala yan. Magpapagupit na tayo. So, magbababay na yung fake curls natin. Pero, iniisip ko kasi magpapagupit na lang ako pagka sasampa na siguro. Ganun sana, matawagan. Huwag muntayan doon, Linda. Ay, pagupit ka na. Pwede din. Dahil mo pa yun, pag hindi makasampa, forever ka ganyan. Pagupit ka na. Grabe naman sa forever ganyan, hindi makakasampa. Makakasampa yan! Diba, knock no? Ayaw ni Amber, nakasinig sa Amber. Sabi niya, ay, sampa! Dito pa ako, may sakit pa ako. Huwag niya akong iiwan. Ano naman ka na makanday? Update ko lang kayo sa Amber, andyan po sa Amber. Update lang namin kayo sa... Kukudyang. Update lang namin kayo ng mga lumakanday sa mata na Amber, which is sa last vlog namin, sinabi namin na which is 80% na, which is mali pala kami kasi kala namin kasi medyo okay na, pero nung the last time, scratch na kasi ulit, ayun, parang dumugo ulit yung sa cornea niya, tapos pinacheck namin, sabi daw 90% na lang daw gumagana yung mata na Amber. Nung pinag-third, fourth opinion namin, sabi ng vet, di masasabi yung bulag hanggat hindi na mawawala yung dugo sa mismong cornea niya. So ngayon, sabi ng vet, yun nga, baka advice nila is baka stem cell nila yung mata na Amber. Makinig ka, kasalanan mo lahat ng nangyayari kay Amber. Makinig ka, Bella. Dali! Yan si Amber, pero thank God naman kasi active siya. Active pa rin siya. Yung ito po yung kriminal. Ito po yung kriminal. Ito po yung bumugbog sa anak namin. Si Isabella, anak po to ni Amber. Siya yung bumugbog sa tatay niya. Yan! So ayun mga kadodo makainda, explain na lang. Total, explain na lang naman din ni Dodo. Explain na lang din po namin, no? So upo tayo or tayo lang tayo. Tayo muna tayo, kakagising lang natin. So ayun mga kadodo makainda, explain lang namin, no, na kaya kami na, di ba sabi namin sa inyo na ano, babalik kami kagad pagbalik namin dito sa Mandaluyong for January 3. Dito tayo kay Dodo. Para nakikita niyo naman si Dodo, di ba? Kasi vlog namin to. Habang nagluluto, habang nagko-cooking show siya, ako talk show ang gagawin ko. Di ba? So ayun, explain na lang din namin sa inyo kung ano, kung bakit hindi kami nakapag-resume ng vlogging kagad nung pagbalik dito sa Mandaluyong na supposed to be magre-resume na kami kasi nga ang dami nang naka-line up na vlogs. So, una sa lahat, December 31, may vlog tayo noon yung nagpe-prepare tayo for Medianoche, yung Medianoche namin na ano, nag... Yan, galit sila Eton.
ba't pabibo ka? May ine-explain ako sa mga kadodo ngayon, mga kaya na ito po pala si Eton, sa mga bagong viewers po namin dyan. On your ball. Asawa po ni Amber. Tatay ni Bella. So, ayan po. Diba? Nag-ihaw kami ng lechon roll. Lechon kami. Oh, ng lechon roll dun sa Marikina. Nag-ihaw kami. E di, yung uso ko, nilangkap ni Inday. O ayun, ginabukasan. Tapos sabay inom, sunod-sunod pa yung... Inom ng soft drinks. Inom soft drinks siya. Tapos sigaw ng sigaw. Happy New Year! Siyempre, di ba pagka New Year mga kadodong sigaw ng sigaw. Mag-good luck yung mag-iingay ka, yung magtuturutot ka. Kaso wala kaming turutot, wala kaming pakuto kasi siyempre, di ba? Iniiwasan natin yung mga ganong ano dahil bukod sa bawal, kung bibili tayo, medyo tagtipid din, alam nyo naman na yan. Ilang beses na namin na-mention na nagtitipid kami. So, ayun, edi si Inday nyo, kinabukasan, ano, sinipon, natuluyan ng sipon kasi nga yung usok. Ganun ako lagi, pagka mausok, pagka nag-ano, may allergic rhinitis kasi ako, though hindi naman siya kasing wild ng iba. Oh, wild. Severe pa. Tigas kasi ulo ni Inday, mga kalulong makainday. Matigas kasi ulo. Kaya sabi ko, ako na lang dito kasi mausok, kaka-opera lang ng mata mo, masakitin ka pa. Kaya yun, kahit anong gawin ko, na-care siya, siya nagpupumulit. Napagalitan pa tayo. Amber and ako, napagalitan pa tayo ng tatay mo. Yun nangyari. Nagkasakit tuloy siya, nagpusipon. So ayun, tapos syempre pagka may sipon ka, kasi ano na yan, package deal na yan sa ubo na may plema. So ngayon medyo... Pero hindi po yun COVID mga kadalong kanda yan? Grabe naman, hindi. May panglasa, hindi ako nahirapan huminga, wala pong ibang signs. Ubot sipon lang talaga. Due to, ano, yun nga, dahil nga nalanghap ko, normal po sa akin yan. Actually, trivia, akala mo naman interesado talaga lahat ng tao. Actually mga kadalong mga kanda, before kami sumampa ng barko, di ba, dalawang New Year na yung sineselebrate namin sa barko. Every year yan, every New Year, may sakit si Inday. Wala talagang palya yan. Year 2014 pa nga, hospital pa talaga eh. Hospital due to UTI. Tapos, basta, ano yan, parang automatic sa lubong ko sa New Year. Pero usog lang naman, no, nasa barko tayo. Hindi naman tayo nagkasakit ng New Year. Kasi hindi rin naman dapat magkasakit sa barko kasi ang dami kong trabaho doon. Kaya hindi tayo pwede magkasakit dahil nag-iisa lang yung position ko. Walang papalit sa akin. Kawawa tayo pagbalik natin. No? So, bawal tayo magsakit sa akin. So, ang dami namin chika. Yun na nga, January 1, nagkasakit ako. So, hanggang ano yun? Hanggang ngayon naman, meron pa rin ubo konti. Pero nang may plema. Pero clear na yung plema ko. Okay na. So, January 2, pabalik na kami dito, uwi na kami. Dinaan na namin si Amber sa vet. Kasi nga, diba, na-mention namin sa inyo sa previous vlogs na December 27, supposedly, ano, check-up ni Amber. Kaso nga, hindi nga namin siya madadala kasi ang layo namin, nasa Marikina kami. So, January 2, dinerecho na namin siya sa vet before kami uwi dito. So, ayun na, bad news yung natanggap namin kasi yung vet na talagang unang pinagdalhan namin sa kanya, wala doon. So, iba yung nag-check. Pero, yun pa rin naman yung sasabihin ata kasi yung vet na nag-attend sa amin, humingi din na opinion doon sa senior vet tech nila doon. So, yung vet din naman namin na nag-attend dati, humingi din siya ng opinion sa senior vet tech nila. So, ang sabi, yun na nga, bulag na nga daw si Amber and the blood clot sa mata niya is more likely to be permanent na. So, syempre, parang nawala na naman yung ano ko noon na kulirat ko noon. So, sabi ko, hindi na ako papayag. Hihingi tayo ng third, fourth opinion, ganun. Hindi ako papayag na sasabihin na lang na bulag na. Kasi, syempre, di ba, parang matay yan eh. Kailangan natin isalba kahit anong mangyari. Hanggang kaya natin, isasalba natin. So, ayun. January 2, ganun. January 3, nabisi ako kasi naghahanap nga tayo ng vet. So, doon. January 3, nabisi ako kakakuha ng appointment. Kasi mahirap talaga kumuha ng appointment ngayon sa vets and practice kasi by appointment sila. And ang tagal ng waiting sa line. Yun, nakapagpabook tayo. Dalawa yung binook natin. Sa Mandaluyong and sa Taguig na vets and practice. Kasi sa Taguig,
doon daw may opta, pero wala pa rin opta, pero nandun daw yung senior vet. Supposedly kay Dr. Nielsen Donato kami, if you're familiar. Anong born palabas yun? Born to be wild. Kaso nga, January 13 pa yung earliest available appointment ni Doc Nielsen kasi nga lagi yan fully booked si Doc Nielsen kasi nga, diba, well-known siya. So, pumayag na lang din ako na sa isa pang senior vet nila para lang magkaroon tayo ng maraming opinion from para kay Amy. So, yun, busy tayo January 3. Ang dami nating explanation, no? So, we owe it all to you, no? Kasi ang tagal namin talagang hindi nakapag-vlog, which is supposed to be daily vlogs tayo. Tapos, January 4, yun, may natanggap kaming bad news from our relatives sa States. Yes po, nawalan po tayo ng one family member due to COVID. So, very kind ka family member na ninong din po namin sa kasal na pinagdasal na po namin to na mag-rest in peace na siya. So, medyo masaklap po ang start ng 2021. Dahil sunod-sunod na medyo negative yung nangyari. But then, yun nga. Still, we are praying na 2021 will continue as positive. So, after nun, 5, 6, yun nga, nakatanggap din kami na another relative is positive with COVID. So, kaya kayo dyan, yung mga nanonood sa amin, please, 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 mag-ingat po kayo. Kasi hindi talaga joke yung COVID. Ingatan po natin ang sarili natin pag nakakaramdam tayo ng sintomas. Nung nagkasipon ako, I was researching very much kung kasali ba siya sa sintomas ng COVID. Pero yung signs ko nga kasi is more likely yung lagi kong nararanasan due to usok. So, alam mo naman pagka sa sarili mo, di ba? And hindi naman ako nahirapan huminga, wala namang other signs, ganyan-ganyan. And ayun. So, ayun, mga Dodo Makinday, we are back. We are back. We are one. We heal us one. We together us one. Yes, we are back. And yun nga, sa mga bagong viewers namin dyan, and nagulat kami, biglang tumaas ang subscribers namin. Ng, thank you so much. Kahit sa ilang araw na hindi kami nag-upload and hindi kami active sa YouTube. Thank you sa mga new viewers dyan. Mapapansin nyo, madaldal ako. Madaldal din po si Dodong. Pero sa mga bagong viewers dyan, introduce po ulit kami. Si Dodong is Bisaya. Bisaya. So, ang first language niya is Bisaya. So, kahit madaldal siya, medyo nahihirapan siya mag-express ng words niya through Tagalog. Kaya, hindi siya masyadong dumadaldal. Pero madaldal to. Hello po sa mga Bisaya dyan. Hello, mga Bisaya! And ako po is pure Tagalog, pero ang nasa puso ko po ay Bisaya. Marunong din po ako. So, ayun, pure Tagalog po ako, pero tumira din ako sa Cebu. Doon kami nagkakilala ni Dodong. So, marunong na rin po ako mag-Bisaya. But we chose the language Tagalog sa ating vlogs to, ano, para sakupin ng mas maraming audience, para mas marami pong makaintindi sa amin. Since ang mga Bisaya nakakaintindi naman ng Tagalog, di ba? So, ayun mga kadudong mga inay. Tapos yung explanation, ang daldal ko talaga. Si Amber, ayan lang. Lagi siyang namin tinataas. Lalo na pag busy kami. Kasi baka mamaya mag-abot na naman sila ni Bella. But don't worry. Ayun nga, sabi nga ni Dodong, ginagawa namin ang lahat. Mag-undergo siya ng stem cell treatment sa mata niya. Hopefully, mga ano na mga kanday, ma-okay yung stem cell na yon. Kasi sabi kasi nung vet ni Amber, stem cells the best. Kasi mabilis lang daw yung treatment niya. Yes. Tsaka may nakausap din ako sa baba nung binaba ko sa Amber, napansin niya kasi yung mata ni Amber, ba't nakaganyan? Sabi ko, accidentally na nagkakaway kasi sila nung anak niya, tapos accidentally na either na-scratch or something, basta sabi lang ganyan. Sabi, sinabihan niya ako na nagkaganon din daw yung aso niya nung tuta pa, which is yung sa kanya naman, pusa. Sabi ko, ano bang treatment, ano bang ginawa niyo ate sa treatment niyan? Sabi naman niya sa akin, yung ginawa lang sa aso niya is, tawag dito yung stem cell nga. So ayun, nung pumunta kami kinaumagahan sa vet, hindi kami nag-mention about stem cell, which is yung chinek ng vet. Sabi ng vet na stem cell, yun ang recommend na stem cell. Though hindi 100% sure na gagana kasi nga, 1 month na halos yung nakalipas. Mag-o 1 month na kasi December 12 yung nangyari yung accident. So hindi niya na sure kung gagana, but then, sabi nga namin, willing kami to try almost every procedure basta lang masalba yung mata niya.
Kasi nga, di ba, nung una, grabe, sabi sa amin nung unang vet na baka tanggalin yung mata ni Amber kung hindi gagaling. Which is, na-lighten yung ano namin. Nung sinabi sa amin na, nung vet ngayon, yung nag-recommend ng stem cell na for her, hindi option yung pagtanggal ng mata. Kasi, nung sinek niya, gumagaling naman na. Actually, magaling na siya. Formation lang ng blood clot sa loob. Kasi nga, syempre, di ba, ilang araw siguro nag-bleeding sa loob, so namuo and everything. So, ayun. At least medyo na gumaan yung pakiramdam namin na meron pang chance. And, pero usog lang naman si Amber, hindi naman siya nag-show ng signs ng pain, ng discomfort. Malakas nga siya kumain, ang hilig sumakay ng so, papakita rin namin sa inyo mga rinong ganyan soon na kung paano sumakay si Amber sa motor namin, kung gaano siya kasaya, kung gaano niya kaalam yung tunog ng motor niya, kung gaano niya kaalam yung busina ng motor niya, kung gaano niya kaalam kung umahawak na ako ng susi ng motor niya. Papakita namin sa inyo dyan lahat mga rinong makanday soon. Antabayanan niyo po yan. Doon na lang siguro sa vlog ng awareness sa mga may aso na same gender. Mm-hmm. Kasi gagawa kami ng ganung content. Soon, at gagawa kami ni Inday niya ng vlog niya. Which is, gumawa na po kami ng vlog nila na parang the dogs control our day. Yes. So, ayun. Yung before the incident, meron kaming pending vlog na na-mention nga namin ilang beses na din na our dogs controls our lives for a day. So, ayun. After this vlog yun na, dire-diretso na tayo though ang first, siguro for 1 week mga late upload na vlogs tayo, yung quiz niyo na Noche Buena, yung mga ganyang mga vlog. Kasi nga, ang daming na pending. Then we will be back to updated daily vlogs. So, though wala pa naman kami medyo ganap ni Dodong kasi nga, di ba, sabi namin is, January yung sampa namin. But, dahil nga nag-lockdown ulit ang mga countries sa Europe and doon nakalagi ang aming barko na ang company na pinabibilangan namin, wow, lalim ng Tagalog. So ayun, medyo na, pem-pem mo yung cover. So ayun, medyo madedelay na ulit yung pagsampa natin, mapupostpone, which is may good side, may bad side din. So bad side is medyo, ayun na nga, tagilid na nga ang wallet ni Dodong at Inday. Kailangan na namin magtrabaho na ginagawa na namin ang paraan dito. I-update namin kayo kung matutuloy kami dun sa ano, mga sideline namin habang nandito sa Pilipinas. So, ayun. And ang good side naman is, ayun nga, kasi nga kumakalat yung COVID, lalo na may mga new variants. Siguro, for the good na din na magstay muna dito sa Pilipinas kasi, syempre, we never know. Ay, yung mga bagay na yun. Pero kung sakaling tawagan na kami, sasapa na kami. Kasi syempre, matagal-tagal na rin. 6 months na din si Dodong and Inday sa Pilipinas. Diba, Dodong? Ngayong January 23, magsi-7 months na. So, imagine, 7 months na kaming unemployed, though ng business kami, medyo maliit na business. Hindi pa rin kasi siya sapat sa binabayaran namin investments. So, ayun, mga kadudong, mga Inday. Try natin kung i-continue pa namin yung vlog habang kumakain. Puro chikahan lang naman tayo ngayong vlog na to dahil wala tayong ganap na yung araw. So, yun lang mga lumakan. Yun lang mga lumakan, Inday, sa mga bagong subscriber namin dyan. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Ilang ulit namin sabihin sa inyo. Thank you so much. And sa mga... Nanonood na hindi pa nakasubscribe. Mm-hmm. Huwag niyo pong kalimutan yan na mag-subscribe kayo and click mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload namin. And thank you so much mga kadudu mga kainday! So ayun mga kadudu mga kainday, hindi na natin natuloy yung pag-vlog kanina kasi dumating na sila mama and nag-ayos tayo ng grocery. And alam niyo naman, work from home sila so hindi tayo nakakapag-vlog masyado para iwasan ng pag-iistorbo sa kanila, no? So, ayun, nakakamiss mag-vlog and asahan nyo, tuloy-tuloy na tong pag-vlog natin. Di ba, Dodong? Yes, tuloy-tuloy na tong mga kalalong mga kanday. Mm-hmm. So, yes. Asahan nyo po yan every 8
8 PM po si Dudong at saka si Inday. Mm-hmm. Nag-upload po yan ng video sa YouTube. So, mm-hmm, yan lang. Huwag niyong kalimutan dyan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell dyan para ma-update ka sa mga videos na i-upload namin. Yes! Tama. And ayun mga kadudong, mga kainday, pasensya na kayo kung more on kwentuhan lang tayo kasi alam nyo naman na wala tayong masyadong ganap sa buhay dahil nga wala tayong trabaho, nagtitipid tayo kaya wala tayong lakad or else. Pero yun, i-share pa rin namin sa inyo yung buhay natin dahil yun naman ang gusto natin with vlogging, yung nadodocument natin yung pang-araw-araw natin ginagawa. Diba, Dodong? Yes, yes, yes. So, ayun mga kadodong, mga kainday, na-miss ko tong linyang to. Take care, stay safe and healthy, and God bless! Ciao! Ciao!